Naghahanap ba kayo ng makakainan? Tara, try nyo na itong Duki the Korean Buffet. Ngayong araw nga na andito tayo ngayon sa may SM Santa Rosa para tikman itong Korean Buffet ng Duki. Na talaga naman pagpasok mo pa nga lang ay bubungad na ang maganda at maliwalas na ambience ng kanilang restaurant. Sobrang malinis at mababait ang mga staff dito. Dahil pagpasok mo pa nga lang ay i-assist ka na agad ng mga staff ang kanilang menu at ang kanilang magugustuhan mo dito. At etong promo nga nila ang inirecommend nila sa amin na only hot pot at ready to eat na pagkain na worth of 549 pesos dahil sa sobrang sulit na din itong price nila, kaya trinay na namin itong kanilang promo. After nga na-suggest sa amin nito, pumunta na nga ako dito sa kanilang self bar for hot pot na merong mga veggies and toppings na meron silang fish tofu, corn, onion, leeks, mushroom, cabbage at ang kanilang seafoods na hipon. Meron din silang mussels at iba pa. Madami po nga mapagpipilian dito. Ang mga kinuha ko nga dito ay yung mga masasarap at hindi masasayang. Dahil kapag nga may leftover ka dito, ay ang kanilang rules ay babayaran mo ng worth of 200 pesos. Dahil no leftover sila. Kaya naman, paisa-isa lang muna ang aming mga kinuha para sulit at matitikman ang lahat ng menu. Next naman na pinuntahan ko na nga dito, ang habang sineset-up nila ang gagamitin para sa hotpot naming, kumuha na din dito ako ng mga ibang toppings na rice cake, fish cake, corn chick at ducks, hunky cats at crab steak at ang kanilang chicken hotdog. Sobrang dami ngang toppings na ngayon ko lang din matitikman after naman sa mga toppings for hot pot dito. Para naman sa kanilang mga noodles, meron din mga pagpipilian dito na mga noodles gaya ng ramen noodles, Korean fish noodles, sotanghon at ang chicken flat noodles na bagong mga pagkain sa ating paningin. At syempre, ang kinuha ko dito ay ang ramen noodles at ang sotanghon. Pagkatapos nga kumuha dito ng iba't ibang panghalo sa hotpot, nakaready na din dito ang paglulutoan namin at nakaready na rin dito ang tubig at nilagyan na din dyan ng pampalasa na mild spicy naman para sa makakain at may enjoy namin ang lasa at eto'y may konting sipa ng anghang. Pinagsabay na nga ako na dyan yung iba't ibang toppings na mussels, mais, shrimp at mga gulay. Na talagang sobrang sarap sa pakiramdam na parabang nasa bahay ka lang na nagluluto at nai-enjoy ko din dito ang pagluluto sa kanilang high-tech na lutuan. Sobrang nakaka-enjoy dahil parang nasa Korea ka na rin at pati mga pagkain hindi mo na kailangan para pumunta sa Korea. Dahil ambience ng resto dito at ang lasa ng pagkain ay mai-experience mo din dito sa Duki Restaurants nila. So talagang napaka sulit at talagang sobrang sarap ang kanilang mga pagkain dito. After namin maluto ang ginawang pagkain dito sa hotpot, dito naman tayo pumunta sa self bar ng rice at ulam. Meron pala sila ditong beef bulgogi, sanggyupsal, spicy pork bulgogi at iba't ibang uri ng kimchi at ang kanilang mga sauces. Kumuha na rin dito ako ng french fries, seaweed roll, original chicken, at meron din silang yangnyeom chicken, meron din silang sound stick and balls, at ang puren chicken, at ang kanilang gangnyeom chicken, yangnyeom yanchong, at ang kanilang yangnyeom chicken na talagang malasamyang ang lasa sa sobrang anghang pero masarap. At syempre kung may pambara, meron din dito silang panulak. Sobrang masarap ang kanyang experience dito dahil lahat ay matitikman mo. Tara, tikman na natin ang lahat ng ating mga kinuhang pagkain at mga niluto sa hotpot. At syempre, Filipino style tayo, after natin kumain, kailangan din natin ng panghimagas gaya ng Pinoy dessert na mangga, ube vanilla at kung ano-ano pa. Meron din silang fresh fruits gaya ng pakwan, pinya,
fresh salad at ang kanilang rice balls at Korean dessert. Para sa akin, highly recommended itong Duki dahil sa kanilang good service, magandang ambience at sobrang sarap ng kanilang pagkain. Talagang babalik-balikan. So, ayun lang. Salamat!